Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Oras na para basahin muna natin yung biyahe ng buhay na ipinadala sa atin sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. Wala nang patumpik-tumpik pa, my love. Ito po ang biyahe ng buhay ni Michael. Hi, DJ Lala. Itago mo na lang ako sa pangalang Michael. Isa po akong gay at meron po kasi akong roommate. Di ko alam kung alam niyang bakla ako. Pero napapansin ko po kasi lately, dikit siya ng dikit sa akin. Minsan nga kapag nagbibiroan kami, sinasabihan niya ako ng halikan kita dyan eh. Sana sinabi mo tagal. Humarot. Tagal. Ganon. Anyway, moving on. Di ko po nasabi sa kanya na bakla ako nung nag-apply siya na kahati ko sa apartment. Kasi kailangan ko po talaga ng kahati sa upa. Di ko kayang mag-isa. So, ngayon po ang problema ko. Nai-inlove na ako sa kanya. Kasi DJ Lala, maasikaso po siya. Mabait, maalaga. Ang problema ko po talaga ay kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi. Takot po kasi ako na baka umalis siya. Bukod sa masaktan ako, parang di ko po kakayanin yung upa mag-isa. Salamat po and more power to your show. Parang first time yata sa programa natin to na kailangan niyang mag-weigh between love and practicality. Kung mag-go ba siya dun sa tibok ng puso niya o dun sa kawalan ng pera sa kawalan ng pera sa wallet niya. I'm not laughing at you, my love. I'm laughing at the situation kasi it's the very first time na nagkaroon kami ng ganito sa programa. Well, anyway, my love, in your situation talaga. Ako kasi yung advocate ako ng honesty, my love. I always go for honesty. Damn the consequences, maybe. Mas gusto kong honest ka. Kasi ayoko din naman na maramdaman ng roommate mo or ng apartment mate mo, kung ano man pwede mong housemate, yan. Ayoko naman maramdaman ng housemate mo na you took advantage of biruan ninyo kapag kalaunan inamin mo sa kanya what you really feel about him. Ayoko ding umabot kayo sa awkward stage or phase na kapag nagdala na siya ng jowa dyan, nagdala siya ng girlfriend dyan, nililigawan dyan, mga kaibigan dyan, tapos hindi ka mapakilala the way you want to be, alam mo yun, introduced. Ayoko kasing magkaroon kayo ng miscommunication. And ayoko ding umasa ka sa isang relationship, enjoyin mo yung isang relationship na fantasy lang. Siguro sa akin kasi, my love, I want to give you a chance to be happy. Minsan kasi, masyado nating minamaliit. Yun. Masyado nating minamaliit yung capability ng taong umintindi, umunawa. Ikaw na mismo nagsabi, mabait yung taong yan, maalaga. So maybe, kapag sinabi mo sa kanya what you truly feel, magkaroon ng awkward stage, pero not to the point naman na aalis siya. Kasi the reason why andyan siya is because kailangan niya din ng matutuluyan. And sa panahon ngayon, my love, it's not that easy to find an apartment that suits you. O diba? Let alone to find an apartment na you can share with someone na stranger at pumasa sa'yo yung qualities ng stranger na yun. Kasi normally, kapag naghahanap ka na kahati ng apartment, it's gonna be your friends. Diba? Hindi complete stranger, hindi total stranger. So kung nahirapan na siyang hanapin ka, I don't think he will give it up just because he cannot take yung part na nagkagusto ka sa kanya. It's not something naman na you cannot talk about eh. It's not something that you cannot discuss with him.
I'm not gonna give you false hope na maybe pareho kayo nang nararamdaman. Kasi I don't wanna do that to you. Kasi my love, I know within my heart you are already doing that to yourself. So hindi ko na ifo-fuel whatever expectations you have out of that relationship. I'm just gonna tell you kung ano yung possibly pwedeng mangyari. My love, kapag sinabi mo yan sa kanya at hindi kanya gusto, pero malawak yung pangunawa niya, he will just shrug it off. Pakasabihin niya lang sa'yo na, oks lang, okay lang naman sa akin kung in love ka, pero I'm not into this type of relationship, I'm so sorry, pero I'd still be your housemate kung okay lang sa'yo. Now, my love, kung sakasakaling mag-react siya violently against it, or alam mo yun, yung sobrang against dun sa idea pa lang of being with you, kung ganun siyang tipo ng lalaki, which I doubt na ganun siya kasi sabi mo nga mabait siya, then my love, good riddance, kasi you don't want to be associated with a person that's not open-minded. Kasi hindi ka naman siguro nag-take advantage ng closeness ninyo. Hindi naman siguro ikaw yung tipo ng tao na kapag gabi yumayakap sa kanya. Hindi naman ikaw yun eh. Sabi mo pa nga, siya yung dikit ng dikit. Siya yung nagbibiro sa'yo ng ganun. So, I think mature na ang tao ngayon. I think open na tayo. Mulat na yung mga mata natin sa ganitong sitwasyon. I think if there's one thing na nagawa ng internet sa atin ng tama, that is to widen our knowledge about things. Hindi na tayo masyadong ignorante. Open na tayo ng onte. Knowledgeable na tayo ng onte. May idea na tayo ng onte on how to deal with situations like this and yung mga ganitong confrontation from people. So my love, I go for honesty. I don't want you to regret anything. I don't want you to build your relationship with this person with a lie. And I don't want you to stop yourself from being you just because you are trying to please a person. Nagigets mo ko, my love? Kasi ayokong pigilan mo yung sarili mong pagkatao para lang sa convenience ng iba. Naiintindihan ko yung monetary aspect nitong mga bagay-bagay na ito. Pero yung pera, my love, mahanap mo yan eh. Pero yung self-respect, self-love na mawawala sa'yo, yung freedom for you to express what you truly feel, express yourself, there's no amount of money that can equal that. Kahit gano'n pa kadaming pera, hindi sasapat para bayaran yung nawalang oras para i-express mo yung sarili mo. So again, my love, just be honest with what you feel. Ako, my love, mataas ang confidence level ko. Na yung panahon ngayon, mas marunong na tayong umunawa ng ganyang sitwasyon. Hindi na tayo mangmang sa ire-react natin, sa sasabihin natin, sa ideya ng ganyang sitwasyon. Huwag mong maliitin yung ability ng isang taong umintindi. Kasi maybe yung kinakatakot mo is not even an issue sa kanya. Claro?